Magandang araw po sa ating mga viewers, san mang sulok ng mundo. At nandito naman po tayo sa ating episode ng Garden Tutorial at pag-uusapan po natin ang tungkol sa cactus na ito. Ang bunga po nito ay tinatawag na King of All Fruits, samantalang ang bulaklak nito ay tinatawag na Queen of the Night. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-follow ang Facebook page account na Palawan Home Provider para sa iba pa nating mga video. Ang halamang ito ay tinatawag na pitaya or mas kilala bilang dragon fruit. Pero bakit nga ba tinatawag na King of All Fruits ang bunga nito? So isa po sa dahilan sapagkat ang bunga po ng cactus na ito ay isa sa pinakamasarap at pinakamahal na prutas na mabibili sa ating merkado dahil na rin po sa mga sustansya, mga bitamina at mineral na makukuha lamang sa prutas na ito. Ang bulaklak po nito ay tinatawag na Queen of the Night sa kadahilan ng namumukadkad po ito tuwing hating gabi. Pero alam nyo ba na ang bulaklak po nito ay isa rin sa pinakamasustansyang gulay na mabibili sa ating merkado? Yes! At ang isa pa dito, pwede mong lutuin ang bulaklak nito nang walang kahit anong halong ibang gulay. So pwede mo siyang lutuin na siya lang. Panoorin natin to. Tananant! At may ulam ka na! So ganun lang po siya kadali. Ang pitaya po ay kilala na sa buong mundo at pangunahin na rin pong produkto ng ating mga karatig lugar sa Asia at sa Central America. Tumutubo po ito sa mga lugar na maiinit o mataas ang temperatura. Pero alam nyo ba na ang pitaya or ang dragon fruit na ito ay pwede rin nating itanim sa ating bakuran kahit wala tayong malawak na farm? So paano nga ba magtanim ng dragon fruit sa likod ng bahay, sa bakuran, or sa mga container natin? So unang-una, kailangan po natin ng trellis. So ang trellis po ay binubuo ng poste kung saan magiging haligi ng dragon fruit habang lumalago or lumalaki para po ma-elevate ang mga dahon, ang bulaklak at ang prutas nito na huwag sumayad sa lupa. So, pwede tayong gumamit ng mga kahoy. Siguraduhin lang natin na matibay yung kahoy na pipiliin natin para sa trellis ng ating dragon fruit. At isa po sa i-check nating mabuti ay yung tibay ng pagkakatayo nito. Kailangan hindi siya mabuwal ng hangin o ng ulan, lalo na kapag malago na ang mga dahon at bunga ng ating dragon fruit. So ilalagay lang po natin ito sa mga container sa gitna. Ang iba naman po gumagamit ng semento para sa stand ng poste kung saan siguradong matibay at pangmatagalan ang pundasyon ng trellis.
Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang pitaya or dragon fruit ay tumatagal ng 20 to 30 years lifespan. So ganun po katagal ang buhay ng dragon fruit. So kailangan piliin natin yung matibay na na trellis or poste ng ating pitaya. At kapag nagsimula na itong mamunga, tuloy-tuloy na po ang pamumunga nito. Depende sa kung paano kayo mag-alaga ng cactus na ito. So pwedeng gumamit ng mga bakal na poste or concrete post. Basta siguradong matibay ang magiging pundasyon ng ating pitaya. Sa lupa naman po, pwede tayong gumamit ng mga animal manure, cow manure, ihahalo natin sa lupa. Or ang pinaka-the best po, or kadalasang ginagamit ay vermicast para po maging fertilizer na rin po ng ating mga pananim na dragon fruit. Sa binhi naman po nito, pwede nating gawing binhi ang kanyang katawan mismo or stem. Ang isang paraan naman po sa paghanap ng binhi ay ang mga buto nito. So, pwedeng bumili ng prutas ng dragon fruit at ihiwalay lang po natin yung mga buto. Filter natin kasi pino po ang kanyang mga buto. So kapag na-separate na natin ang mga buto nito, pwede na nating ilagay sa mga punlaan kung saan natin simulang mag-germinate or magpa-germinate ng ating binhi. So ikalat lamang po ito sa loob ng punlaan, tabunan ng counting amount of soil para hindi kainin ng mga ibon or ng mga langgam or manok kung meron man, at huwag kalimutang diligan. So mag-aantay lamang tayo ng mga 1 week or 1 to 2 weeks at makikita nating tumubo na ang mga binhi ng ating dragon fruit. Kapag sapat na ang mga ugat nito, pwede na nating ilipat sa ating mga container sa likod ng bahay o sa bakuran o kahit saan pa man na gusto nating itanim ang ating mga pitaya. So bago ko po makalimutan, i-shoutout ko muna ang ating mga masugid na viewers na lagi pong nakasubaybay sa ating mga ina-upload na video. Shoutout po kay Natividad Bicayo ng Puerto Princesa City, Palawan. Shoutout din po kay Remedios Lloyd ng Guam. At shoutout din po kay Inday Madam Bans ng Malaysia. So happy viewing po sa inyong lahat. At kung may karagdagan po kayo, suggestion or katanungan, huwag pong mahiyang mag-comment sa ibaba ng video ng ito. Maraming salamat po.